Magandang umaga, Pilipinas. Nagbabalik po ang Panahon TV. Para sa mga papasok na ng opisina o kaya naman ang kanilang paaralan, i-check muna natin kung ligtas kaya itong hangin inyong malalanghap sa inyong paglabas ng bahay. Narito ang datos mula sa Department of Environment and Natural Resources. Sa kanilang air quality monitoring, good pa naman po ang air quality o condition dito po yan sa Caloocan, Mandaluyong at ganun din sa Taguig City. Ibig sabihin po niyan ay ligtas pa naman para sa mga kalusugan ng mga residente. Inaasahan din natin yan dito sa Las Piñas, Marikina at maging dito sa bahagi ng San Juan. Dito rin po yan sa Malabon, inaasahan din po natin ang good air quality habang dito naman sa Navotas at pati na rin sa Pasig, mararanasan naman ang fair air quality. At dito po sa Pateros, fair air quality din po ang inaasahan ng mga residente habang dito naman sa Pasay, naku, unhealthy po ang hangin na maaari po ninyong malanghap. Kaya kung meron po kayong dalampayong o kaya naman po face mask at ganoon din po panyo, dalhin niyo po yan para pumaprotektahan ninyo ang inyong mga sarili laban po dito sa unhealthy air condition. Sa atin namang World Weather News, kung ang Pilipinas nakabantay ngayon sa isang low pressure area, nananatili namang storm-free ngayon ang ating bansa. Samantala, ang Caribbean at ilang bahagi po ng US hindi pa rin nakakapahinga sa pagbabantay at paghanda sa bagyo. Ang Hurricane Maria inaasahan tatama sa Leeward Islands at maaring suyurin din ang mga lugar na dinaanan ng Hurricane Irma. Magdadala ito ng mga pag-ulan at malakas na hangin sa Northern Leeward Islands. Tutumbukin naman ito ang Virgin Islands at Puerto Rico, Hispaniola at saka po tutungo sa Turks and Caicos within this week. Patuloy ang paglakas ng bagyo at posible pang lumakas bilang major hurricane dahil sa mahinang wind shear, mainit na temperatura sa karagatan at ganun din ang moist atmosphere. Nakataas na ang iba't ibang babala lalo pat pinangangambahan ang matinding pagbaha at mudslides. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.